Bukod sa mga waiting shed, nagkalat rin ang mga outpost sa Quezon City. Sa tabi ng waiting shed na ito, nakapwesto ang isang movable outpost. Nakakandado ito. Pero puno na ng basura ang loob nito. Ang outpost na ito sa Barangay Immaculate Conception sa Cubao, ginawa ng tambakan. Pumipisto, walang mismo pumapasok sa lugar na to. Lahat ng nakikita ko na ganito, walang pumapasok sa lugar na to. Parang design lang para makita yung mga pangalan kung sinong nagtayo nito. Meron din kasing problema yung mga Pilipino na dahil nga ito ay pagmamay-ari, publicly owned, wala na talagang nagmamalasakit. So maaari ding isang bagay kung bakit wala talagang nagmamalasakit ay dahil tingin nila dapat ang gobyerno yan. Ang outpost sa kanto ng Scout Santiago at Roses Avenue, ginawang bahay. Ang outpost na ito sa Rojas District, tinanggalan na ng dingding. Ano pa bayaan natin, nakatiwangwang na yun. Pero kung ayos na panginayang, kasi yung gastos dito malaki, di ba? Bakal yan, dapat binilihan ng kahoy para napakinabangan uli. Ganito rin ang nangyari sa outpost na ito sa kanto ng Mapagbigay at Matiaga Street sa Barangay Central. Naging ano lang yan, dahil nung mga rayon ng standby, tinutulugan, sinisira ng mga teenager dito na nag-i-standby na puro magugulo. Ang mga outpost naman sa Barangay Sacred Heart, kinakalawang na. Nagagamit kasi may mga tanod dyan pa sa gabi. Maraming tao kasi dito. Tsaka yung kainan dyan, 24 hours kasi yan. Hindi naman nila pinabayaan yung aming ano dito, street. Lagi may tao din dyan sa gabi. Sa tagal na rin at saka nauulanan, kinakalawang ng ano namin, yung mga outpost. Nga lang, ito naman ay iniikutan din ng mga tauhan ng councilor, mga contractor nila. At supposed to be dapat nakaano na yan for renovation. Nagkaroon lang ng eleksyon. 50,000 pesos ang halaga ng isang outpost ayon sa Quezon City Planning Department. Lahat ng outpost na pinuntahan namin ay walang tao. Gabi raw kasi kadalasang may tao sa outpost. Ang outpost sa kanto ng Lantana at New York Street sa Cubao. Tatlong beses naming binalikan, pero wala namang tano dito. Ang outpost na ito sa kanto ng Jamboree at Scout Limbaga, may nakabantay na tanod. Kalapit na outpost sa Jamboree at Scout Gandia, wala ring tanod. Ganito rin sa outpost sa kanto ng Scout Gandia at Ibardolaza. Pasado alas 3 ng madaling araw, nilapitan kami ng isang barangay public safety officer. Bakit po hindi ito tinitigilan ng mga tanod? Ano po bang problema dito? Ayan nga, pumunta lang siya ron. Tapos kakape, ganyan. Sir, paano po nagagamit ka sa loob? Ano nagagamit ka? Nakakapasok ka sa loob? Hindi na, dito lang. Ganyan, poposting niya lang ganito. Bakit po hindi doon sa loob? Eh, nakita niya naman kung gano'ng ano ng flooring ng outpost namin, di ba? Sir, ano pong nangyari sa loob? Wala na, yun na bulok na sa makapundan. Ang outpost sa kanto ng Mapagbigay at Matiaga Street may bantay. Kuya, kagawad po kayo? Hindi, tanod. Ah, tanod po? Hmm. Oh.
Okay. Ah, sir, naghahanap lang po kami ng mga tanod. Kasi flashlight nyo. Mayroon nyo? Mga tanod po na Romoronda. Meron, darating nyo. May nag-duty dito. Pero kayo po, ano po kayo? Ako, magtaybayan. Nakatiya akong tanod dito. Maya-maya pa, dumating na ang mga tanod ng barangay. Ito, ayan, oh. Kuya, kayo po ang tanod dito. Madalas raw silungan ng mga palaboy ang waiting shed na ito, kaya hindi ito magamit ng mga rumorondang tanod. Dapat nga kami yan nandiyan eh. Eh kaso wala nang ano, walang ilaw, walang tingding. Eh kung ako ang papasok yun, baka ako pagbintangan na ano eh. Mabutuin. Hold upper, o di kaya baka sabihin nagtatago lang ako dyan eh. Sa memorandum circular na inilabas ng DILG noong 2008, inatasan ito ang mga barangay na magkaroon ng ronda ng mga tanod at maglagay ng mga outpost sa mga delikadong lugar. Sa scout area sa Quezon City, mahigit 20 ang mga outpost. 17 naman sa May Teachers Village. Madali nga siyang i-construct. At dahil walang nagbabantay, iyan, parami ng padami, pababa ng pababa ang standard, palaki ng palaki din ang kickback in the process. Kasama ang isang eksperto, sinadya namin ang mga outpost para kilatisin. Etong tanod outpost na to, na nagkakahalaga ng 50 mil, ay isang malaking paglustay sa pera ng tao dahil wala namang silbi itong ginagawa na to. At ang sabi ay 50 mil. Kung gagawin itong mga yero na to at yung mga flooring na, gagastos ko lang ng mga 10 mil, mataas na siguro yung 15 mil. Ito ay gawa ng plywood at meron siyang rehas. Kung sa costing niya, kung gagawin mo, yung 50,000 na costing niya, ay napakamahal. Sinubukan naming kunin ang pahayag ng mga konsehal na may mukha at pangalan sa mga waiting shed at outpost sa Quezon City, pero hindi sila nagpaundak ng panayam. Sa isang bansang hindi mayaman, bawat piso ay mahalaga, kaya dapat bawat proyekto, totoong kailangan, ginagamit at nasusulit.